nyo kayong mga miyembro dyan, hindi ko kayo kaaway, ano po. Kung ito inilalantad ko, para patunayan ko, yung mga aral ni Suryanong, hindi tama, mali. Puro pandaraya. Ayan, yan po ang dahilan bakit hindi niya maunawaan ang banal na kasulatan, ang mga kasulatan. Yun lang na si Kristo Diyos kung ano-ano na lang sinasabi. Hindi niya maintindihan. Ang linaw-linaw na. Umpisa pa kay Moises, umpisa pa sa ano, ang Diyos talagang isa lang ang Diyos. Tingnan mo. Umpisa pa kay Moises sa mga propeta, kay Isaias, talagang isa lang ang Diyos hanggang sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi niya matanggap. Pinagpipilitan yung mga hindi talaga makaunawa si Suryano. Yan po ang dahilan kasi hindi nga siya tunay na tagapangaral. Ang iwaga ng kaharian ng Diyos, ibig sabihin ng mga salita ng Diyos, ang nakakaunawa lamang dyan po, yung pinagkakalooban. Biblical po yan eh. Sabi ng mga apostol, Panginoon, bakit lagi niya kayo nagsasalita ng talinghaga? Sabi ni Kristo, sa inyo niya pinagkakaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Nasa Marcos 11 po yan eh, 4:11. Pero niya sa kanilang nasa labas, ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya niya, may mata sila, makikita, hindi mapapansin. May tainga, mara makarinig, pero hindi makakaunawa. Baka niya sakaling sila'y magbalik loob. Alam niyo mga kaibigan, sila niyang nasa labas. Saan labas yon? Labas ng iglesia ni Kristo. Pagka nasa labas ka ng iglesia ni Kristo, hindi ka po kasama doon sa kahalalan, hindi mo maunawaan talaga ang aral ng Diyos. Ayan si Suryano. Kaya hindi niya maintindihan, hindi niya maunawaan ang mga aral ng Diyos kasi hindi talaga siya tunay na tagapangaral. Inamin na eh. Hindi siya tunay, sabi niya eh. Gumagaya lang daw siya. May biraw niya, may bean niya. God make us a part of the new, a part of it. May biraw. Alam, kayong mga miyembro niyan, ha? Mag-isip-isip kayo, ha? Umalis na po kayo dyan. Yan po ang dahilan bakit ang mga sagot niyan, lalo na sa kay Kristo, ha? Kung ano-ano sinasabi niyan, eh. Biro mo, makabasang indibosong mo di Father si Kristo, kuan daw yun. Buntis na. Ang Diyos daw pinanganak. Ang pinanganak ko si Kristo bago kasi raw nasa sinapupunan ng Ama kasi nabasa yung bosom ang Diyos naglalalak po yan eh, hindi nanganganak eh. Sana kung alam mo kung personal na usapan namin, tatanong ko Suryano kung matagal bang maglebor ang Diyos. Kasi lalo na pagkapanganay na anak, di ba? Matagal maglebor. Mahirap manganak, si Kristo panganay. Sana, kung personal lang nausapan, tatanungin ko siya gaano katagal maglebor ang Diyos? Pero mo raw bago raw pa nilalang ang mundo, si Kristo raw, dinaradala na sa sinapupunan, kaya pinanganak. Kaya raw, pagka kumuanak ng Diyos, para daw, kung anak ng Diyos ang tawag, para kung anak daw ng kalabaw, anak ng kalabaw. Panginoong Diyos. Maging yung paglalang kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kahit hindi na gawin yun salita lang, sa salita lang, ang daigdig, nilalang ng Diyos sa pasimula, salita. Salita lang, ayan, nabuo na ang daigdig sabi nyo, magkaroon ng araw. Magkaroon ng langit. Nagkaroon di ba? Kaya, salita lang, naglalalang siya yung ginamit na nga yung kapangyarihan niya, pinadaan sa tiyan ni Maria. Hindi pa rin tao sa iyo. At bago ang daigdig si Kristo,
eh, nasa sinapupunan na, nasa tiyanan niyo. Ay, naku, Suriano. Oo. Alam mo, mayroon ibang sali niya na ang, teka mo lang. Mayroong ibang sali niya na, ano eh, yung nasa sinapupunan, yung, mayroon sali na yung basic, sana ba yun? Mayroon akong printin dyan eh. Yung, ito mga kaibigan ha. Makikita ko sa inyo, yung, ano, Bible in Basic English, Anong nakasulat doon? Ha, ito, ha. Ayan, nasa breast, ha. Ayan, the only son who is on the breast of the father, oh. Nasa breast. Ito, Basic English Bible. Hindi bosom ang nakalagay, na in breast anya of the father. Oo. Sa John na naman, sa John 13:23, yung laging nakahilig sa kanyang dibdib, bosom din ang tawag. Oh. Tingnan mo, anong nakalagay diyan? Now there was leaning on Jesus' bosom. Oh. One of his disciples. On the bosom of Jesus, one of his disciples. Pag ibinaba mo yan, yung bosom, breast, dibdib. Si Juan, laging nakahilig yun sa dibdib ni Kristo, pero tinawag ring bosom. Alam mo, Soriano, kaya lagi kang nagkakamali. Kasi, hindi ka nga talaga totoong tagapangaral. Ang mga apostol talaga, tinuruan ni Kristo yan, na karamihan sa kanila, lalo na si Juan, puro figure of speech ang paggamit niya. Metaphor, talinghaga, idiomatic expression. Madalas magsulat si Juan ng ganon. Oo. Yung in the bosom of the Father, idiomatic expression yan eh. Oo. Minsan natatawa ako sa iyo eh. Paano gagawin mo yung ano? Ibig sabihin ng in the bosom, nasaan ba si Kristo nang sumulat si Juan? Hindi ba nasa langit? Nasa kanan ng Diyos. Ayun. Ano yun? Ayun. Yun ang simbolikong ginamit doon, in the bosom. Nasa piling ng Diyos si Kristo. Katulad din nung si Juan, laging nakahilig sa ano, in the breast. Nasa dibdib din, nasa sinapupunan ni Kristo, si Juan. Eh yung pala, nakahilig lang yung ibig sabihin nun. Yan ginong Soriano, kayong mga miyembro dyan, yan po ang mga hindi maunawaan ng inyong brother Eli ninyo. Sa Juan lang, madalas gumamit si Juan ng mga talinghaga, mga metaphor kung tawagin, figure of speech. Yung doon pumapasok si Soriano, doon pumapasok para linlangin, para dayain ng tao. Pero napakalinaw naman eh. Si Juan na nagsabi na isa lang ang Diyos, si Kristo, tunay na Diyos, isa lang. Sinabi pang, ang Diyos ko, ang ama ko, siyan yung Diyos, siyang ama ninyo. Kaya yung ibang mga pinagbabatay ni Soriano, hindi ganun ang kahulugan na Juan. Kasi kung ganyan ang pakahulugan ni Juan, hindi nasusulatin yun. Pero mga kaibigan, masarap sana, alam mo, sayang, sana personal, alam mo, nagharap na kami niya ni Soriano. Pailag sa akin yan eh. Nagharap kami sa radyo niyan. Yung paksa, tunay na iglesia. Lima kami magkalaban. Eh wala, hindi makapranka sa akin yan eh. Di lalo na itong mga ganito na... Yan mga kaibigan. Kaya si Kristo talaga, talagang talinghaga talaga yan sa mga hindi niya pinagkakaluban. Pero sa iglesia ni Kristo, talagang ipinaliliwanag niya yung mga talinghaga na uunawaan ng mga iglesia ni Kristo. Kaya sabi niya, silang nasa labas, labas ng iglesia yon. Kasi utos niya, pumasok kayo sa akin. Sinong nasa labas? Yung hindi pumasok. Yung kausap dyan, mga apostol.
Saan ba ang mga apostol nilagay ng Diyos? Sa Corinto 12:28. Anong mababasa nyo diyon? Ha? Kaya nga sa iglesia, inilagay niya ng Diyos ang mga apostol, una-una inilagay niya sa iglesia ang mga apostol. Sa iglesia, aling iglesia yon? Itaas mo basa sa 12:27. Kayo nga niya ang katawan ni Kristo, bawat isa'y sama-samang sa mga sangkap niya. Sa 28, yun ang apostol, inilagay dun sa iglesia ni Kristo. Kaya sa iglesia ni Kristo yon. Paglabas ka sa iglesia ni Kristo, ay hindi mo maunawaan yan. Ngayon, yung Roma Jesus 66 na iglesia ni Kristo yun, yung ginagamit po namin yon para ipakita sa inyo ang official na pangalan, iglesia ni Kristo. Pero hindi kami yung binanggit ni Pablo na sa Roma. Kami yung nasa 1 Jesus 16. Nasabi ni Kristo, mayroon siyang ibang mga tupa na hindi wala noon sa kulungan yun, wala sa kawan, hindi miyembro noon. Kami yon na muli niyang itatatag na yan sa malayo, sa Pilipinas, ang katuparan niyan. Kaya si Kristo, maski nasa langit na, sa pamamagitan ng ula, muli niyang itinatag ang iglesia ni Kristo, itinalikod ng mga bulaang propeta. Doon kami kasama. Pero hindi nababago yan. Iglesia ni Kristo rin ang tawag. Kung iglesia ni Kristo yung tawag noon, siyempre ngayon din iglesia ni Kristo din. Kung ubas, ang tawag noon, natural, pag litaw dito, ubas din. Eh hindi ubas, tapos ikaw lilitaw santol. Diba? Imagine na, biro mo, bilyon ang mga Kristiyano sa buong mundo. Siguro mga 2 billion mahigit. At ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano, 2 billion yan. At yung ang pinaka marami diyan Katoliko 1 billion din. Pero imagine na ang Kristiyanismo umaabot ng 2 billion. Si kapatid na manalo lang ang talagang nangaral, nagparehistro, nagpatala na ang pangalan Iglesia ni Kristo. At si kapatid manalo lang, ang Iglesia ni Kristo lang ang nagturo na iisa lang ang tunay na Diyos, yun ang Ama, at si Kristo, hindi Diyos. Ang Diyos ng Iglesia ni Kristo, yung Diyos ni Kristo. Diyos ng mga apostol, Diyos ni Moises, Diyos ng mga propeta, yun din ang turo ni kapatid na manalo. Kaya tamang-tama yung sinasabi sa Apokalipsis na si Satanas, dinaya ang buong sanglibutan. Tingnan mo mga Kristiyano, napakadami yan, bilyon. Iisa paniniwala yan si Kristo Diyos. Unico ang iglesia ni Kristo. Bueno mga kaibigan, ito po ang katuparan talaga. Lalo na ngayon na malapit ng maghukom, masigasig si Satanas. Ayan si Historiano, yan ang pangsirang damo na itinating ni Satanas na pinababayaan muna ng Diyos yan. Sabi, pagdating ng paghukom, bubunutin yan. Pero mo, hindi naman tunay. Ayan, nangahas na, ginamit na. May biraw. Baka rawan nyo, baka. Maybe, linagay silang parte. Ang mga nababasang iglesia ni Kristo sa Biblia, bago ka maging iglesia ni Kristo, dumadaan sa aral at ang nangangaral, sugo ng Diyos. Sino kayang sugo ng Diyos nangaral, Kisuryano? Pero mga kaibigan, medyo napahaba na talaga. Pero, wala tayong magagawa. Ano? Talagang kailangan yun para maunawa nyo. Ngayon kayo naman, na mga miyembro dyan, ayan ang dahilan kung bakit Iglesia ni Suriano ang tawag ko. Hindi ako nagkamali. Kasi ayan, inamin na niya. Hindi siya tunay na iglesia. Gumagaya lang siya. Kaya tama ang sagot ko, baka dumating ang araw, magtapat na yan na siya talaga ang sugo ni Satanas. Bueno, wag po kayong magagalit sa akin, kayong mga miyembro dyan, ano? Ika nga, maaaring masakit ngayon, pero patuloy po kayong magsasak. Ha? Ngayon, wag na po kayong mag-comment kung wala kayong mukha. Kung gusto po ninyo, dahil si Suryano ayaw banggitin ang pangalan ko sa program niya, kayo po ang humarap. Ha? Magpakilalang kayong mukha. Ayan, harapin nyo ako sa YouTube. Ha? Ganun lang po, ano?
Bueno, maraming salamat po.